Sarado pa rin ngayong araw ang emergency at operating room ng Philippine General Hospital dahil sa sunog nitong Linggo. Sa kabila niyan, handa naman daw ang mga healthcare worker doon sakaling may mga ilangan ng agarang gamutan. Nakatutok si Ian Cruz. Aabutin pa ng ilang araw bago mabuksan ang emergency room ng Philippine General Hospital. Sabi ng medical director ng ospital, kailangan pang isaayos ang pasilidad matapos maganap ang sunog noong Linggo ng madaling araw. May amoy pa rin. So kaya nga we brought in all of these industrial fans and smoke evacuators. Siguro in 1 or 2 days. Tapos yun nga, but we're starting to get the non-surgical ones slowly. Susubukin daw ng PGH na gawing fully operational ang kanilang ER sa Huwebes. At bukas, magkakaroon ng dry run para sa non-surgical patients. Pero sakali raw na may dalhin sa PGH na kailangang gamutin, hindi naman daw sila magdadalawang isip tumulong. Ang dalawang sanggol nilang pasyente na inilipat sa Fabella Hospital, nakauwi na raw. Habang ang 12 sanggol na inilipat sa Santa Ana Hospital, mananatili na roon hanggang gumaling. Ang ilan naman sa 32 na operating room sa central block ng PGH, inaasahang magagamit na bukas para kahit papaano masimula na ang operasyon sa ibang cases. Kahapon, matagal raw ang pulong ni Dr. Legaspi at ng BFP Manila kung saan sa initial investigation, electrical ang nakikitang dahilan ng sunog. Kabilang sa inaalam ang structural integrity ng nasunogang gusali. Ito na yung final walkthrough para ma-finalize na natin yung final investigation report. Itinuturing na namang bayani ang mga health workers na tumugon sa hamong dala ng sunog. Isa ang tinaguriang wonder nurse ng PGH na si Roginette Luis Veloso na nang maganap ang sunog nasa ikalawang palapag ng central block. Ang 25 pasyente at kasamang bantay mula sa surgery at internal medicine nailigtas sa tulong nilang mga health worker. Ang kanyang KN95 mask halos nagkulay uling pagkaraan ng duty dahil sa sunog. Nagkaroon na lang talaga ng adrenaline rush. Ginawa na lang namin lahat ng makakaya namin. Para lang po, ma-save nga po lahat ng patients, yung mga bantay, ganun. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.